So ganito po kahalaga, no? Itong solar setup na ito pagdating ng kalamidad. Kaya ko po ginawa ito, itong content na to, ginawa ko itong content na to para i-share ko sa inyo kung paano gumawa ng circuit na to. So all in one po ito, all in one. Okay, mga kamag, mag-i-initial test tayo dito sa ating ginawang circuit. Ano po? Ano? Pansamantala, kung makikita nyo, ito muna yung ginamit nating supply ng source, ano? Ng solar. So, ito ay DC. Okay, DC volts. So, itetest natin kung ilan yung voltahe niya. Mga kamag, para makita ninyo. So, ang voltahe niya ay 13.4, kung makikita niyo. Okay, kikita kaya? So, 14.4, kung makikita niyo. Mas up natin. Ayan. Okay, kikita ba? 14.4. 14.4 po yung supply, you know? Papasok dito sa circuit. So, so nga po, so kinabit na natin yung supply ng solar. So, pansamantala muna, ginamit natin ay yung charger, ano po, ng 14.4 volts yung output. Para matest lang natin yung ginawa nating circuit kung okay siya. So, as I've said, yung supply natin na dapat sa solar ay galing muna sa charger, na ang supply ay 14.4 volts. So, ngayon, ito po yung supply sa battery. Ano po? Ayan. Ayan, kung makikita nyo battery. Ayan. Okay. Susukatan din po natin yung output, ano, ng voltahe. Okay. So, 13.6. 13.7. Okay, para pagdating dito, ...14.3. So, may drop po yung, may drop na yung voltahe, ano po, papunta rito. So, okay lang, kasi 13 point, para lang ma-charge yung battery, eksakto yung 13. Yan, 13.7. Tama po yan. Okay? 13.7. So, ngayon, ang gagawin natin ay kakabitan naman natin ng terminal itong baterya. Okay? Para matest lang natin po yung ating circuit. Okay? So, hanap. So, kagapitan lang po natin yung positive side. Kinabitan na natin ng wire, connector, and negative side. So, wala tayong black, pwedeng green. So, international standard ay green or black. So, bago lahat pala, susukatan muna natin yung baterya. Kung ilan yung laman niya. Okay. Visible ba? Dali po ah. Parang makita natin. Okay. So, laman ng baterya ay yan, 8 point.
So 9, no? Nagda-drop siya. So sira na rin tong baterya. Pag inabot na ng 9 volts, yung baterya sira na po ito. Pero ginawa lang natin as demo. So 9 volts na po. Okay. So ngayon, ikakabit na natin yung negative side ng battery. Okay, paano ba makita? Ayan. Ayan. Okay. Ayan. Negative side. So 9 volts po kanina yung supply ng battery, ha, yung laman niya. So ito yung sa baterya. So, ito na po, nakakabit na yung ating baterya. So, i-check natin kung ilan yung boltahe. Okay. So 13.7 kung makikita nyo. 13.7. So ibig sabihin, nagcha-charge na po yung baterya. Na po. 13.7. So buo yung charging stage ng ating circuit. So mamaya, titingnan naman po natin pag tinanggal natin yung supply ng solar kung magkakaroon ng voltahe naman ho dito. So dahil wala pa tayong ilaw, so ang gagamitin natin ay yung voltmeter na lang. Okay. So habang nagcha-charge yung baterya, wala po habang nagcha-charge po yung baterya, wala po tayong makukuha ang boltahe dito dapat. Okay? Dapat walang mag-leak. Okay? Walang lalabas na boltahe dito. Mapapansin nyo, ito yung supply ng ilaw. So habang nagcha-charge siya, may nakakabit na charger. So ginamit natin muna ho, charger muna yung ginamit natin papunta dun sa supply ng solar. Ano po? Ayan, 14.4. So ang supply 14.4 ang lumabas dito sa papuntang baterya ay 13.7. Nga tama. So ngayon dahil nakakabit po ito yung supply, nakabit, papakita ko naman po sa inyo itong supply ng baterya, no? Ng ilaw. Habang nagcha-charge, dapat po wala ang kuryente or boltahe na lalabas dito. Okay? So, nakakabit po, wala po tayong nakuhang boltahe. Okay? Ayan. Ngayon, tatanggalin po natin yung supply. Pagdating ng gabi, so wala nang supply yung solar, dapat mayroong boltahe na manggagaling dito. Lalabas dito, makukususukatan natin yung boltahe. So, ang sukat ng boltahe kanina ng battery ay 7 something. Yan, check lang natin. Mukhang wala. Okay. So, yun ang problema. Hindi siya nag-switch. So, hindi siya nag-switch. Solar panel po ay DC or direct current. So, walang pinagkaiba yung galing sa solar at saka nitong charger natin, ano, na direct current din or DC. Okay? So, ang nangyari, pinasok natin yung supply, ano, yung input ng charge controller natin. At itong isa ay papunta dito sa baterya. Ano po? Ito. Yan. At yun, itim, yun yung negative. Negative ng baterya natin. So, ito ngayon, nagcha-charge. So, ibig sabihin, pag mayroong solar panel sa araw, magcha-charge yung baterya at naka-off yung ilaw. Okay? Naka-off yung ilaw.
So, naka-parallel po ito. Malalaman nyo mamaya kung ilan yung voltahe ng baterya. Okay? So, ang gagawin natin, tatanggalin natin yung supply. Ito. Kahit isang terminal lang. Ibig sabihin, pagkagabi, ano po, pagkagabi, wala nang supply sa solar panel dahil sa araw lang po nagka-harness ng voltahe. So, ganito ang gagawin natin. Tatanggalin natin yung, ayan. Tatanggalin natin yung supply. Ayan po, no? So, tinanggal natin. Kikita nyo. At yung ilaw ay umilaw. Yon, okay? So, meron tayong 11.6, no? So, 11.6. 11.7. Okay? So, kung makikita nyo, 11 yung supply ng baterya. Okay? So, ayan po, ha? So, pagkagabi, iilaw po yung mag-on yung ilaw. Ngayon, sa araw, ho, pagdating ng umaga, no? At mayroon ng araw, naarawan yung solar panel, ayan, makikita nyo, nakadikit po yun, ha? No? So, may supply. May supply. Ayan. So, patay yung naka-off yung ilaw. Okay po? So, pagdating ng gabi, so, wala nang supply yung solar, ayan. Okay? So, ganyan po ang ating circuit na ginawa, ano? Automatic on and off. So, isang ulit pa, no? Ilalagay ko yung supply. So, nag-off yung ilaw. So, tatanggalin ko, umilaw. So, ganun po ang paano nag-work itong solar charge controller na ginawa natin, no? Sa araw, nag-charge yung baterya, naka-off yung ilaw. Pagdating ng gabi, mag-on yung ilaw. Yan. So, ganun lang po ng pagtatrabaho nitong solar charge controller na to with automatic on and off. So, sana po meron kayong natutunan ngayon dito sa ginawa natin. So, success naman yung circuit na ginawa natin. So, itong ilaw po natin ay 12 volts. Ano? Kinonvert ko yan na 12 volts. So, LED. No? Okay. Ito yung mga LED na bumbilya. No? So, ginawa natin 12 volts. So, kumuha tayo ng 4. Okay. So, yung 4, dinivide natin by 12. So, sa isang LED na piraso, may 3 volts siya. Pero hanggang 3.7 lang siya. Pag mas mataas doon, mapupundi na po. Ayan. So, ngayon mga kamag, meron tayong tatlong USB port. Ano? Ito yung parang buck converter. No? So, tatlong port. So, nabili natin sa Lazada ng 113 pesos. So, itong USB charging module na to ay pwede sa 9 volts saka 12 volts, no? Ito 8 amperes, no? Step down battery charger charger board kit, ano. So, meron tayong connector. Okay? Ito 'yung connector natin para do sa supply, no? Sa supply ng battery. So, kakabit natin. Kakabit natin sa positive side. Positive side to positive side lang. So, ito yung kainaman na mayroong port. Pwedeng tanggalin kasi kung hindi mo tatanggalin kaagad din to, ayan ay kakain pa rin ng voltahe. Kasi ni-step down niya yung 12 volts. Okay? So, dapat pag hindi ginagamit to, tanggalin. No? So, subukan natin. Kabit. Para makita nyo. So, ito po yan. Makikita nyo. So, may voltahe na siya. At itetest natin dito yung output naman. Kukuha lang po tayo ng USB.
Okay. So, gagamitin muna natin yung power bank. So, gagamit tayo ng power bank muna. Okay. Ayan. Power bank. So, ito. So, ayun, makikita nyo 100% siya. So, sa cellphone natin gagamitin. So, nakakabit po dito sa 12 volts, itong charging module natin dito na pwede sa 9 volts hanggang 12 volts. Subukan natin dito sa cellphone. Okay, meron tayong cellphone. Yan. Yun, kikita nyo, nag-charge na siya. So, 1%. Yan. Ito po yan, ha. Yan, nakakabit. So, medyo magulo lang yung ating mga wires kasi tinetest lang natin yung circuit. Okay? So, 1%. So, itong circuit na to, may baterya tayo, may solar tayo, meron tayong charging module, no? Kahit brownout po yan, meron tayong pag-charge ng cellphone, meron tayong ilaw. Pwede tayong mag-charge, makipag-communicate sa ating mga kamag-anak. So, 2% na po, no? Yan. Okay, 2%. So, mabilis siya mag-charge, fast charging kasi 8 amps po ito, 8 amps. Okay. So, titingnan naman natin yung supply o yung output, yung galing sa, susukatan natin yung galing sa baterya naman. Pero matibay siya kasi, no? Ang supply ay 13.6, so kinakaya pa niya. Okay. Sana tumagal, pero kaya, hindi naman umiinit. Okay. Check lang natin yung voltage. 12.8. So, nagda-drop yung charging. 12.8. At 13.5. So, tinest lang natin. Nag-test lang tayo. Kung kakayanin ng DC charging module. No? Ng 13.5. 13.8 na voltage. So, naglulus. Okay. Ayan. So, ibig sabihin, hindi lang 12 volts yung ano nito kasi kaya niyang 13.8 na voltage. Okay. So, ayun, naka 3% na tayo. Okay po, sa simpleng circuit, no? Pwede tayong mag-charge ng battery. Pwede tayong mag-charge ng cellphone. So ganito po yung setup na ito na solar charge controller, no? 4.8 version, ano, ni Engineer Ed Brisinho. Siya po yung nag-design nito. So dahil open nga po, kinopya lang natin. Gumawa tayo ng sarili nating circuit. Ayun doon sa diagram niya na ibinigay. And ito po ay gamit na natin ng ilang taon na, no? Eight years po itong circuit na to na ginagamit ko. So tested na po tato talaga. So meron na tayong naikabit sa, yun, tulad na sabi ko, sa mayamot, mga street light
na doon sa community namin, meron din akong dinila sa probinsya, no, na mga setup. So, salamat ka, Amag. So, tested na natin ito. Although wala pa yung solar panel, naiwi natin kasi sa probinsya yung iba, yung isa naman ay nasa bahay pa. So, maraming salamat ka, Amag, sa panonood sa aking mga videos. So, nakompleto po na natin yung paggawa mula sa pagprint ng board ng PCB, paggawa ng PCB, pagbutas pa sa lalagyan ng mga pyesa, paghinang ng pyesa, ng mga wires, pagtest natin. Ito na po yung part 3. No? So, tapos na po tayo dito sa circuit na to. Kung may mga katanungan po kayo sa circuit nating ito, please drop your comments sa ibaba para masagot ko po kung ano yung mga katanungan ninyo. Then, kung sino rin po yung gusto ng circuit na ito, pwede po akong mag-share ng circuit na ito. Okay? Kung meron kayong maliit na solar panel dyan at kailangan nyo ng circuit na ito, bibigyan po ko kayo. Okay? Pwede po akong magbigay nitong version na to, itong solar charge controller. Kung meron kayong maliit na solar setup dyan or solar panel, no? 10 watts, 20 watts at hindi nyo ginagamit at sira yung charge controller, pwede po itong gamitin, no? Lalo na sa mga nasa liblib na lugar. Kahit 20 watts, 10 watts po, pwede pong i-charge itong baterya na ito. Kaya niya. At itong ilaw na 12 volts na kinonvert natin. Okay. So, inuulit ko. Just drop your comments or request po sa ibaba. At sasagutin ko po yan. Okay. Salamat po mga kamag. Subaybayan lang po yung mga uploaded videos ko. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe, like and share, and pindutin na rin yung notification bell para updated parati sa mga bago kong videos. Inuulit ko po, hindi lang po sa mushroom ang i-share natin, sa solar po, urban gardening. So yun yung mga focus natin dito sa contents natin dito sa aking channel. So subaybayan po lahat ng mga videos ko. Lalo itong ginawa nating solar circuit, napakainam po ito sa mga senior high school. Okay, para ma-introduce mo yung matagal na nating ginagamit na circuit, no? Solar charge controller na 8 years nating ginagamit na hanggang ngayon ay tested ko na talagang matibay. Sa kunting piyesa, no? Ay makakagawa na tayo ng sarili natin yung solar charge controller na pwedeng mag-charge. Okay? Pwedeng mag-charge ng cellphone. May ilaw ka sa gabi. Okay. So, kaya ako po ginawa ito, mga kaamag, dahil yung karanasan ko sa probinsya nung last na vacation ko, na inabutan kami ng baha, na stranded ko ako sa kabilang bayan, wala akong mapag-charge-an ng cellphone ko, wala akong ganong communication sa mga kamag-anak ko. So, ganito po kahalaga, no? Itong solar setup na ito, pagdating ng kalamidad. Kaya ako po, ginawa ito, itong content na to, ginawa ko itong content na to para i-share ko sa inyo kung paano gumawa ng circuit na to. At paano siya mag-work. Okay? Sa 10 watts, 20 watts na panel, meron kang charge controller, may baterya ka ng motor na gumagana pa. Pwede po 'yon i-charge yung baterya na 'yon. Magkakaroon ka na ng ilaw sa gabi. Meron ka pag-charge na cellphone.
all in one po ito, all in one. So inuulit ko po mga kamag, kung meron po kayong mga katanungan dito sa circuit na ito, just drop your comment below kung ano yung request nyo. Please comment sa comment section. At maraming salamat po mga kaamag sa pagsubaybay sa aking mga videos. So, ingat po tayo parati. God bless.